Yes, good morning po, kabayan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa teleradyo. Magandang umaga po, kabayan. May report po kasi na itong level ng tubig natin sa mga dam sa Luzon ay patuloy pong bumababa. Bumababa ang level ng tubig. Ito ho kaya ay patuloy pa rin bababa habang sinasabi po na patuloy pa rin ang epekto ng El Nino? Well, tama po kayo, kabayan, na sa ngayon po ay 203.08 meters po yung level ng ating angat. Uy. So, ang normal po naman, ang above the rule curve pa rin naman po siya at around 8.03 meters, dahil usually po, ito pong rule curve na ito sa ngayong panahon ay mga 195.05. So, ibig sabihin po, okay pa rin naman po ang ating dam at manageable pa rin po. So, sa ngayon po, dahil po sa epekto ng El Nino, at kahit hindi naman po nagkakaroon ng El Nino, kabayan, ay normally po, historically, ay patuloy pong bumababa ang ating angat dam at other dams at this time of the year. So, sa ngayon po ay manageable pa naman po ang ating water level, lalo na po sa angat. Yun. Di ba ang angat dam mo, yung tubig ng angat dam, diyan kumukuha naman ang Lamesa Dam. Tama ho ba? Meron pong tubig din sa Lamesa Dam. So, ito po ay non-gated dam. So, kung ano po yung nakalagay lang dun sa Lamesa, yun po yung naandon sa Lamesa Dam natin, which is around 76 meters po sa ngayon. Ay, saan napupunta yung tubig ho na angat? Opo. Well, siyempre po, sa mga different concessioners po natin at sa lahat ng NWSS as well as dun sa different supplies po ng ating mga angat, hydropower, yung multi-purpose dam po. Hindi ka. Pero yung Lamesa Dam, saan kumukuha ng tubig? Well, sa angat din po. Oh, yun nga. Itong Lamesa ay, kumbaga po, yung pansamantalang lalagyan natin ng tubig. So, kung halimbawa po merong kakulangan, pwede tayong kukuha sa Lamesa Dam. So, for now po, ay ang angat dam ang ating pinagpukuhanan. Okay. Ang Lamesa Dam mo, hindi na tayo kumukuha? Ngayon po ay hindi po stable po siya, but no, na sa ating Hydromet Division, sila po kasi ang nangangalaga nitong ating tinatawag na Lamesa Dam Watershed Area. Yun. Ay, paano yung mga sakahan po dito sa Bulacan, saan nanggagaling naman po ang tubig? Yan din po sa Angat Dam, Angat Dam, sir. Okay. Opo. So meron naman pong allocated na tubig para po sa irrigation dyan po sa ating Angat Dam. Ang allocation ho ba, hindi nababawasan? So for now, ayon po dun sa huli naming technical working group for Angat Dam operation. So yun naman po kung ano po yung binigay na allocation para sa irrigation. So yun naman po ang binibigay ng technical working group for Angat Dam operation. Hindi, sa pinag-uusapan po. Ay, nababawasan ho ba o hindi? Nababawasan. Po. Siyempre, ang pagbibigay. Pero sa ngayon po ay kung ano po yung dapat na ibigay for irrigation. So, yun po ay pinag-uusapan sa technical working group. So, naaayon po yun sa pinag-uusapan. May resulta na ho ba ng pinag-uusapan, Ms. Solis? Wala pa. So, sa ngayon po ay wala po ngayon sa technical working group. Then nagkakaroon po kami ng lagi ng bi-monthly meeting, kabayan. Okay. Opo, so doon po pinag-uusapan kung ano po yung nararapat na allocation yun sa lahat po na gumagamit sa Angat Dam. At base ho yan sa level ng tubig sa mga dam na ito. Yes po, tama yun po kayo. Opo, pagmamanage ng ating angat. Okay. Eh, paano yan? Ano ba ang reporto? Patuloy pa rin bang bababa ang level ng tubig dahil sa El Nino? Well, sa ngayon po, tama po kayo na patuloy pong bababa ito. But then, sabi nga po natin ay minamanage po natin ng maayos ang ating angat para nang sa gayon. At least, pagkatapos po nitong epekto nitong tinatawag nating El Nino at yung ating warm and dry season months, still ay makaka-recover po tayo just in time po sa pagdating ng ating tag-ulan. Tag-ulan, mga Mayo or June ho yan, ano? Yes po, probably. Opo, although opo, may mga probability na meron pa rin pong mga lugar sa ating bansa na posibleng makaranas ng mababa kaysa karaniwan yung ulan nilang matatangga. And then may mga areas na rin naman po na magkakaroon na ng maraming ulan, which is near normal na rin yun po doon sa usual nilang matatangga. At saka pag naranasan na raw po natin ang La Nina, Ms. Solis?
Sa La Nina, nagpalabas po ang pag-asa ng La Nina Watch. Ito po ay hindi nangangahulugan na magkakaroon na ng La Nina in an instant. Kabayan, kapag po La Nina Watch, may posibilidad pa rin po na hindi natutuloy ang La Nina. Yun. Kapag nagtaas ang DOST pag-asa ng La Nina Alert, dun po natin makikita na medyo tuloy na or confident na tayo na matutuloy ang La Nina. So sa ngayon po, around 55% po ang chance na posible pong by around June, July, August, or July, August, September, possible po ang pagkakaroon ng La Nina. So after po na itong El Nino, back to ENSO neutral condition, walang El Nino, walang La Nina, and then yun pong papasok tayo dun sa possibility na magkaroon ng La Nina. Ang isa po nating ipahiwatig dito sa La Nina Watch, kabayan, opo. Kapag po pre-developing ang La Nina at nagkakataon po ay sumasabay ito sa panahon ng ating habagat, usually po ay mababa pa rin ang ating ulan. So yun po yung kailangan po maging critical tayo dito na andyan yung epekto ng El Nino, yung lag effect ng El Nino, and then yung effect po ng early impact ng La Nina kung tuloy ang ito madidevelop ay below normal pa rin po usually ang posibilidad during ating habagat season. So yun po yung dapat nating paghandaan dito. Opo. Maraming salamat po, Ms. Solis, at good morning.